Mga bro, nagiging mas direkta na ang Japan sa kanilang pagsalita laban sa China, lalo na sa mga illegal, coercive, aggressive, at deceptive, ICAD, na aksyon nito sa West Philippine Sea. Para sa mga hindi pa nakakaalam, hindi na nagpatumpik-tampok pa ang Japan sa pagtuturo sa mga mali ng China at tahasang ipinapahayag ang kanilang suporta para sa Pilipinas sa usaping ito. Sa totoo lang, parang mas nagiging matapang pa sila kaysa sa iba nating mga kaalyado. Si Japan's Ambassador to the Philippines, Endo Kasuya, ay nagpatibay ng kanilang posisyon bilang isang stakeholder sa South China Sea. Sabi nga niya, hindi raw nila papayagan ng anumang unilateral attempts na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o coercion. Malinaw, mga bro, na ang Japan ay tumatayong katuwang ng Pilipinas sa pagtatanggol ng international law, lalo na't napakahalaga nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Alam natin na ang international law ay nagsasabing walang karapatan ang China sa loob ng 200 nautical miles EEZ ng Pilipinas, at ang kanilang 9 o 10 line claims ay illegal at walang visa, base sa 2016 arbitration ruling. Pero kahit malinaw na ito, patuloy pa rin ang China sa kanilang panggigipit. Kaya tama lang na hindi natin sila hayaang maghari-harian sa ating karagatan. At dito, mga bro, mahalaga ang papel ng Japan bilang kaalyado natin. Ang Japan naman, hindi rin nagpapatalo sa issue. Sinagot nila ang China na nagsasabing wala raw silang karapatan makialam sa territorial disputes ng Pilipinas at China. Pero matapang na tumugon ang Japan, may karapatan sila dahil ang South China Sea ay bahagi ng kanilang southern backyard at ito ang kanilang economic lifeline. Kapag nasira ito, pati Japan ay apektado, kaya walang dahilan para hindi sila makisawsaw.